Hi guys, this is Benji Palaron Jr., your trusted licensed real estate broker and entrepreneur. Magandang araw sa inyo lahat. So ngayon, maraming tatanong about sa akin about real estate. Maraming topic ang gusto nilang malaman about yung status ng real estate sa new normal. So may mga good news and bad news tayo dito. But I will provide those information the best I could para makatulong ako sa mga katulad nyo na nanonood sa mga concerns ng mga property nyo or yung bibili ng sariling bahay pa in the future in the status of new normal. So, before ko sabihin mga information na ito, please subscribe to my channel, click the bell button para meron update sa aking mga video. So guys, manood at matuto! Ngayon, new normal. So, maraming pagbabago sa ating hanapbuhay at sa ating negosyo or lalo sa amin sa real estate. And mostly, marami na rin mga katulad ko na we have second source of income aside real estate. And being practical nowadays, I'll be honest with you guys, nagbebenta na rin ako online. And since nagbebenta naman ako ng real estate, pasko na yung pagbebenta online on the side. Kaya kailangan rin natin ng extra income or another source of income. Dahil COVID ngayon or we're on the COVID new normal, so iba yung pag-iisip ng ating mga customer, iba na rin yung ways and procedures ng developer, iba na rin ang priority ng mga companies. So, ito yung mga information na pwede kong i-share sa inyo about ano yung nangyari ngayon sa ating real estate industry. Una, ang government ay approve na ang pagbebenta ng real estate in GCQ. Okay, kasi kakatapos lang ng ECQ. So, open na tayo sa pagbebenta ng real estate property. So, nakapasok yan sa IATF at saka sa DTI. So, open na tayo for GCQ. But it depends on the status of the province or the LGU na tinatawag. LGU, local government unit natin. Since nandito sa NCR or sa ibang karatig na bayan, depende yan sa status ng dinideclare ng IATF. So, open tayo for selling real estate ngayon. And, ang maganda dito, we are open for agents. Yan. So, I'll provide a link below on my description on gusto nyo maging ahente for real estate. Ang maganda dito, mostly 90% online lahat ang gagawin nyo pagdating sa pagbibenta ng real estate. Diba? Online na lahat eh. So, we have to adapt. If you never adapt, you will perish on the new normal. Sabi nga. Second, ang maganda ngayon sa pagbibenta ng real estate, nagbibenta ngayon online, diba? So, yung natawag na online reservation, yun na. We never get the money na. You have to, if you want to have a property, kailangan i-reserve nyo na through via online sa developer na gusto nyo. Yan na po. Ang maganda dito, online na rin po ang pag-tour. So, the companies that we are partnered ay online na lahat. Meron ng model unit doon, naka-camera na lahat. Puntahan na lang nyo, if you have a Zoom, pwede na kayong mag-online tour. Dapat lang ay may Zoom app kayo at malakas ang internet ninyo. Yun lang po. And you can talk to your agent like us or real estate broker to help you to get your dream home. At no naman sa changes ng ating real estate industry about down payment. Diba? Ang mga down payment dati mga lang 18 months to 12 months kailangan mo nang makompleto yung down payment mo. So, medyo malaki yung down payment mo, di ba? For this. Right now, companies are
extending the down payment up to 24 months or 36 months, depende dun sa project. Yun yun. So, bumaba yung babayaran nyo sa down payment. Kung namang nahihirapan kayo sa down payment, maaari naman kayo makipag-usap sa developer para magkaroon kayo ng special payment terms. Maaari ka naman makipag-usap sa developer. Okay? Just be nice. Yun lang. At tutulungan ka naman at bibigyan ka ng option dahil COVID naman. Okay? And huwag kayong matakot kung hindi ka nakapagbayad for 3 months or 2 months ago dahil we have the Bayanihan Act. So, yung Bayanihan Act natin, guys, meron rin akong video na yun. I can provide you the link in the description below. If you want to know the information of Bayanihan Act in real estate. Importante kasi yun para malaman niyo yung right you as a buyer. So, number 4, ang maganda ngayon sa new normal in real estate, yung mga refunds. Dahil because of Bayanihan Act, na-extend ng 30 days yung ating payment, di ba? So, yung iba nating mga kababayan naman natin na nahihirapan magbayad, maaaring magkaroon kayo ng special negotiation or special terms para doon sa developer kung nahihirapan kayo. Huwag lang mahiya, makipag-usap lang po sa ating developer or doon sa owner ng property. Nabibigyan naman kayo ng another special term. So, guys, alayin natin, may commitment pa rin tayo magbayad ng real estate. So, kung hindi nyo na talaga kaya sa pagbayad ng real estate, papasok lang tayo sa masedalo. Basta may mga terms and condition ng masedalo natin, guys, I will provide the video on my description. Para, click na lang nyo yung link doon and para panoorin niyo yung alay video, guys. And about safety and precautions about entrapping, I'll provide you another video for that. And I'll provide that link below para mag-guide kayo about tripping. Ang maganda dito, you have an option for tripping. Yun yung panglima natin. Which is online, which is my online tour. If you really want to see the place, we have an option for tripping. But we have guidelines. Yan ang ano. Pwede na tayo mag-tripping but limited po ang seats natin. Okay? For social distancing, and safety rin natin pagdating sa ating mga health, diba? Sa ating mga mahal sa buhay. And lastly, sa pag-utang sa bangko, maaaring stricto na po ang pag-utang sa bangko, dapat kompleto ang mga dokumento. At maaaring maging honest tayo sa ating income kasi ipapasa pa rin natin ang ating income salaries, bank statements, at any financial information para matulungan kayo sa pagbabayad sa bangko o pag-approve ng loan sa bangko. Okay, guys? At maaaring kayo mag-join sa aming team sa kung gusto nyo magbenta ng real estate property o maging agent, maaari open kami ngayon para makatulungin sa inyo at magkaroon kayo ng side hustle sa inyong kabuhayan. So guys, yun lang, I'll provide that link below and we have webinar schedules. So, excited ako magkaroon ng ka-teammate na kagaya nyo na willing matuto magbenta ng business. So guys, keep moving forward. Alam ko, it's very challenging ngayon sa about COVID and alam ko, we're struggling but keep moving forward and kaya natin to. So, I hope nakatulong tong video sa inyo, guys, and see you to the next video and don't forget to subscribe and press the bell button, guys. So, bye, guys! Thank you so much for watching. See you again on my next video.